So welcome sa Rod TV. And ayan, na-miss ko na naman yung ganitong setup. Yung mag-vlog ako at magsasalita ako sa harapan nyo. And sa video na to, pag-uusapan natin ang YouTube handle sa nangyari sa mid-October. Sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano makikita ang YouTube handles. Ano yung YouTube handles, paano ito gawin or paano ito ayusin. Pero ayun nga, bago muna tayo magsimula, shoutout muna sa inyong lahat. Shoutout sa mga nanonood pa rin ng video ko. At shoutout sa inyo or sa'yo na bumisita ulit sa channel ni Rod TV at muling nabubuhay na naman. Ayan. Comment ka naman sa baba na nandyan ka pa para ganahan pa naman ako mag video ulit, no? Para sa mga darating na araw. So, ayan, huwag na natin patagalin pa. Simulan na agad natin to pagkatapos ng intro. October 11, nag-upload ang YouTube channel na YouTube Creators na may title na Handles on YouTube. October 14 naman, yan naman yung araw na nakareceive ako ng email from YouTube. Ano ba muna, Kuya Rod, ang YouTube handles? Ito yung bagong way ng mga creators or viewers sa YouTube platform para mabilis sila mahanap ng ibang tao at mabilis din po nila mahanap yung isang particular na YouTube channel. Kung dati mahirap maghanap ng YouTube channel na less than 100 subscribers, channels na mahaba yung pangalan or channels na napakahirap tandaan yung pangalan kasi nakakalito, ngayon po ay mas madali na because of YouTube handles. Paano ba muna makakapunta sa screen na ito, Kuya Rod? First is i-check mo muna yung email mo kung may email sa'yo sa YouTube katulad ng ganito. Then kung meron, pindutin mo lang itong kulay blue na choose a handle. Pangalawa, pumunta ka sa YouTube Studio ng naka-desktop mode. Hanapin nyo itong note sa taas, yung stand out and help people find and connect with you. I-click mo lang itong choose now. Third, pumunta ka lang sa www.youtube.com/handles. So kahit naka-mobile phone ka, is pwede mo ito mapuntahan. So itong handle idea ay kinuha siguro ni YouTube sa Instagram, sa Twitter, and sa TikTok. Kasi alam naman natin sa tatlong platform na yon, ang ginagamit doon is yung may at symbol. Before, meron po tayong tinatawag na personal link or personal URL sa YouTube na kapag tinype ng isang tao is may dadirect po sila sa ating YouTube channel. Yung iba nakapag-setup ng personalized link, yung iba naman is hindi pa. Pero ngayon nga, mas pinadali na nga po ni YouTube at ginawa niya na nga po itong handles. And ngayon, itatype mo na lang is www.youtube.com/ and yung handle mo. So for example, ang handle ko po ay Rod TV. So ang mangyari, www.youtube.com/@RodTV. So yun yung handle ko. So magagamit mo itong handle na ito para hanapin ka ng ibang tao sa search engine ng YouTube or sa search bar. Pwede ka na rin nilang itag sa description at sa title ng video nila. Pwede mo rin gamitin sa community tab at para i-mention or mag-mention ng channel name. Pagdating siguro sa November 14 is pwede na natin ito makita sa mga YouTube shorts. Kasi as of now, yung mga channel name doon is wala pa pong symbol ng at or wala pang handle. Dahil nga pag dumating na daw ang November 14 at hindi ka pa po nakakapagpalit ng YouTube handle mo, si YouTube na mismo magpapalit ng handle mo and pwede mo naman ito baguhin anytime kung ayaw mo yung binigay sa'yo ni YouTube. Dahil nga November 14 nga po ang official release nito in beta. Hindi ka ba nakareceive ng email about dito? Or ganito ang nakalagay, handles will be rolling out soon. Don't worry kung na-receive mo man yan or wala ka pang go signal na magpalit ka na ng YouTube handle mo. Antayin mo lang kasi inuunti-unti naman yun ng YouTube na maisa-isa lahat ng YouTube channel. Pero as of now, alam ko marami nang meron talaga. Let's try to change my YouTube handle. So dahil nga yung first URL ko po ay youtube.com/c/RodTV, ang binigay sa akin na default handle ni YouTube ay Rod TV. Meaning to say, ako lang po ang binigyan ni YouTube ng karapatan na gumamit ng Rod TV bilang kanilang handle dahil nga kung alam nyo lang, napakadaming Rod TV na channel ngayon sa YouTube. So napakaswerte ko na ako yung binigyan ni YouTube ng ganun. Remember, handle can only contain letters, numbers, period,
dashes, and underscore. So, bawal ang at RodTV123 na may dollar sign dahil nga meron itong symbols. Pero pwede itong at RodTV123. Pwede din ang RodTV underscore sakalang or RodTV.sakalang. Pwede rin RodTV-sakalang. Pero syempre, ayoko ng ganyang ano, handle, di ba? Napaka-jegemon ko naman kung ganyan. So, bagay ito sa mga channel na may mahabang pangalan or may mahabang channel name. So, kunyari ang channel name ko po ay Kuya Pedro TV Vlogs PH Channel. Kapag gumawa ako ng handles, gagawin ko na lang itong youtube.com/@kuyapedro. So, dito nga sa akin, kapag binura ko nga po yung TV, at ginawa ko na lang Rod, hindi na pwede kasi meron na daw gumamit nito. Hindi din naman pwede na RO lang kasi at least 3 character ang kailangan dito. Kapag okay ka na sa handle mo, click mo lang yung confirm selection. Syempre, kailangan din natin tandaan na dapat ang handle natin ay hindi po lalabag sa community guidelines ni YouTube. Ibig sabihin, bawal yung mga bastos sa salita, bawal yung may mura, bawal yung hatred, basta alam niyo na yon. So Kuya Rod, dahil meron ng YouTube handle, hindi na magagana yung dati kong link or yung dati kong personal URL. The answer is no. Gagana pa rin naman siya. Sadyang dinagdagan lang po ni YouTube ngayon ng option ang tao para mas madali natin mahanap directly yung YouTube channel na hinahanap natin. I-try nyo i-search yung youtube.com/c/RodTV. Mapupunta ka pa rin po sa channel ko. I-try nyo naman po yung youtube.com/RodTV. Mapupunta pa rin po kayo sa channel ko mismo. And i-try nyo naman yung YouTube handle ko. Madadirect ka pa rin po sa YouTube channel ko. Basta palagi nyo nga lang rin pong tandaan na kapag hindi nyo magamit yung gusto mong handles, is meron ng gumamit nito. And gamitin mo ito for your branding. Gamitin mo yung name na saan ka talaga mas matatandaan ng tao or tungkol saan mismo yung channel mo. Dahil totoo, nakakatulong talaga ito sa SEO or sa search engine optimization. Kasi yung ginawa ko talaga sa akin, based sa aking strategies, sa mga tags, sa mga keywords, titles, description, sobrang minamaximize ko yung word na RodTV. Para, alam niyo yun, ako lang or ako yung magdodominate sa RodTV na word. Kumbaga, yung mga video ko yung lalabas or yung channel ko mismo. So, ayun, maganda na mag-stick na lang tayo sa isang handle at huwag na tayo magpabago-bago para hindi po malito si algorithm at hindi rin po malito yung mga tao. And good news, no? Pwede po ito sa lahat ng YouTube channels kahit hindi mo pa nare-reach ang 100 subscribers. And sa tanong na, recommended nga ba talaga itong YouTube handles? My answer is yes, very recommended. So the moment na pinapanood mo to at hindi mo pa kinakalikot or kinakalkal, ang gulo ng word ko, or hindi mo pa inaasikaso yung YouTube handle mo, ayusin mo na yan pagkatapos ng video na ito. So let me know sa comment section kung nakatanggap ka na nga ba ng email at ano yung YouTube handle na gusto mong gamitin. I-comment mo lang yan sa baba. And ayun, I miss you all. Back to YouTube na tayo. This is RodTV and peace out.